Subscribe and notification bell. Ngayong pandemic, sa barangay ay makikita natin ang mga public servant na nahalal na magpresenta sa lugar na kanyang minamahal. Unang letra nito ay P, kung saan palaging bumabati. Salitang public servant, tinuturing na masipag tulad ng ang kapitan, kagawad, health worker, workforce at tanod na halal, naluklok at nagbuklod-buklod upang magbigay ng totoong serbisyo kung sino ang nangangailangan sa inyo. Isa rin itong pagtupad sa nasabi namin noon noong oras ng pangungumpanya namin. Kami ay nanumpa sa harapan ng Diyos. We will do our duties and responsibilities. Sabay-sabay nating tatahakin ang tuwid na daang mithiin magmula sa munting barangay kung saan tayo namumuhay. Anumang sakuna, krisis o pagbagsak, kayanin natin ang bumangon muli at sumabak. Tayo'y magkaisa at maging handa para sa kaligtasan ng nagla. Kami rin ay nagsasakripisyo ng oras, pawis at prinsipyo bilang isang frontliner ngayon upang kayo'y mapagsilbihan ng naayon. Pinapapunta kami sa inyong mga tahanan para ihatid ang pasisleep relief goods ng marahan at hintayin lamang ang tamang oras para sa araw na kayo'y lumabas. Huwebes ang ibigay na pwedeng lumabas sa bahay. Oras ng pamamalengke sa market, kaya ihanda ang ecobag o basket. Nag-aanunsyo gamit ang mikropono, ibinabahagi at pinapaalam sa inyo ang mga babala para sa ating kaalaman, para rin sa ating kaligtasan. Bawat residente ay makinig muna bago bumanat ng mga bawal at hindi dapat upang magkaroon ng impormasyong sapat bilang isang mamayang tapat. Uuwi kami sa aming tahanan na di mayakap o malapitan ang aming minamahal na pamilya kasi sa social distancing na ordinansa. Mga ordinansang kailangan ipatupad ang masugpo ang pandemic na ating hangad, pati ang paghiwalay ng sariling gamit, kutsara, tinidor, plato upang walang mahawaan ng sakit. Buhatin lahat ng mga masasakit na mga salita mula sa ating kabarangays na may matulis na dila, lalo na kapag hindi nabigyan ng pamilyo o ayuda o di daw pinansin kasi sila ay nag-iisa. Magbubuhat ang iimpake magtitimbang-timbang, bigas mula sa gobyerno at sa mga tumutulong, kahit NFA, sardinas, pansit ang laman, basta gutom ay masolusyonan. Kahit umulan o umaaraw, sa gabi't umaga, ang iniisip namin palagi ay maging maaga. Sa opisina, para sa kapakanan nyo ng iba, kahit pagod ay nakamiti pa rin abot sa tenga. Lakad dito, akyat doon. Kahit kami nahihilo at gutom, wala kaming reklamo. Kahit nararamdaman namin ang pagod, patunay na hindi lang kami umaasa sa sahod. Basta maiabot ang ayudas galing sa gobyerno para di na kayo lalabas sa tahanan ninyo at umiwas tayo sa mikrobyo sa sakit dulot nito. Nag-interview kami sa SAP kung qualified ka para makatanggap ng 5-5 para pamalengkin nyo, pambili ng bigas, asukal at ulam na gusto nyo. Sinunod ng council ang patakaran, guidelines ng DSWD na kagawaran kung saan nang galing ang pera na ipinapamigay ng libre at hindi pariya. Krisis ang sabi nila na umaatake, pero tayo'y tatak Pinoy na madiskarte kahit anong sakuna at problema, ang mga Pilipino pa rin ay masaya. Kaugaliang hindi bumibitaw sa kahit anong
subok na lumitaw. Serbisyong pampubliko ang aming pinasok. Tinatahak namin hanggang sa bundok. Pag-anunsyo ng mga paalala. Warning, window period at ibang babala. Walang tambay sa labas. Bawal ang naka-shorts. Dapat palaging gumagamit ng mask. Liquor bag, 24-hour curfew at bawal rin yung naka-flask. Kailangan din namin ang pahinga upang magkaroon kami ng enerhiya. Huwag kayong mag-alala. Ang cellphone namin ay bukas pa para sagutin ang malakrispy na tanong ng madla. Respeto lamang ang aming hiling kahit relief nyo ay hindi kaagad dumating. Sana tayo ay magkaintindihan na hindi kami Wonder Woman, Superman. Hindi tulad ni Darna na sisigaw at biglang naging mabilis gumalaw para maihatid agad ang ayuda na kailangan, hindi po sabay-sabay na mabigyan. Iba't ibang araw at oras at iniiwasang walang lumagpas, makiusap, hintay lang anti, kuya, lolo, para tayo'y magkakasundo. Pagpapahalaga na itinuro noong tayo'y bata pa, isagawa ng husto ngayong pandemya. Sa sakunang nangyari ngayon, talo pa ang Umpong, Yolanda at Undoy na nangyari noon. Huwag sana sa radyo ang pinupuntahan, sa social media na nagrereklamuhan, na di nalista ang iyong mga pangalan sa ayudang 55 na yan. Aatras na sana kami, ngunit patuloy kaming umaabante para magpasaya at magpanti. Ang kailangan lamang ay diskarte. Kahit lockdown dito sa atin, sana maibsan ang nararamdaman natin sa serbisyong minibigay sa ating kabarangay. Salamat sa salitang kahit di narinig mula sa iyong mga tinig. Kahit hindi perpektong pagseserbisyo, nandyan kayong nagdadasal at suportado. Thank you. Salamat sa inyong paghatid, pag-interview, pag-proseso at pagbatid. Kahit hindi namin nakakasama ang aming mga pamilya, basta't kayo'y simbihan ng masaya. Lubos ang sakripisyo, ngunit matatag ang aming prinsipyo na pagtupad ng aming sinumpaan. O pandemyang COVID, alis ka na upang sumunod ang aming kagalakan. Maraming salamat.